hindi naman bothering yung smell niya, pero may pagkaamoy siya na amoy cheap makeup, ganyan, amoy siyang parang amoy mena, ganun yung amoy niya. Pero somehow medyo okay naman, medyo amoy gata siya na may amoy ganun, may amoy mena something na ganun, chinchon, so mga ganung cosmetics. So what's up, Vanity Friends? My name is MJ Garcia Perez and welcome to my YouTube channel. For today's video, magre-review tayo ng isang affordable na powder, and this is the Careline Oil Control Face Powder. So if you guys wanna know more about this product, then please keep on watching. So ayun na, magre-review na naman tayo ng isang murang powder, kasi nga, na-intriga ako sa powder na to kasi nakita ko oil control siya, tas ang affordable lang niya. Nung nag-create ako ng Watson's haul, isa ito sa mga nakita ko doon sa Watson's na talagang pumukaw siya ng paningin ko, kahit ang target ko lang talaga is bumili ng product less than 100, pero this one is 120 pesos. Talagang sabi ko, sige, bias talaga ako dito kasi I like powders na oil control, kasi nga oily yung T-zone ko and mas naglalast siya sa akin the whole day pag oil control yung powder, tulad ng Nichido na powder na ni-review ko. Na-curious ako and gusto kong malaman kung same ba na magiging effect na to yung Nichido or mas higit ang pa niya. Kaya naman, i-wear test ko siya. Pero bago ko ipakita sa inyo yung wear test ko sa product na to, ipapakita ko muna sa inyo yung application, okay? Hi guys, for today we'll be trying out this Careline Oil Control Face Powder. So ayan, first time ko gagamitin to and titignan natin kung maglalast ba siya the whole day. And imo-monitor natin siya. So ito yung kulay niya, yung chestnut yung nakuha kong shade. Siset ko lang siya sa dilim ng aking mata. Ito yung light shade naman. Kapuloy naman siya ng aking skin. Yung pere na may konting coverage siya. Yung amoy. Amoy na yun na ganun. Hi guys! So ayan, kasama ko yung friend ko si Denver. So ayan, just an update lang guys. After more than 5 hours, bumigay na yung powder. Ayan, may oil na ako dito tsaka dyan. And, pero so far, okay pa naman siyang tignan. Medyo bumigay lang yung oil control niya. Pero yung itsura niya, andyan pa din yung powder. Hindi naman siya natanggal or nabura. Maganda pa rin yung itsura ng face ko. Hindi siya mukhang cakey or whatsoever. So ayun, monitor pa natin guys, mamaya mag-blot ako. And pero for the 4 hours straight, wala namang naging oiliness. Ngayon lang may 5 hours bumigay na siya. So ayun, I'll keep you updated later. Hi guys, so ayan, after more than 7 hours, ayan, oily na tayo. So magbablot tayo. Tignan natin kung gano'ng karami oil makukuha natin ha. So ayan. Oily ko na, oily na ba ako? Hindi pa naman. Hindi naman. Ganda pa din. Beautiful, oh. Beautiful, may mascara. Ang ganda niya, no, ng mascara. Dito kami ngayon sa peri-peri, kakain kami ng mga friends kung hindi kagandahan. Ayan. Blat-blat lang. In fairness, konti lang nakuha niyang oil, oh. Nakita ba? Parang halos wala nga nakuha, konting-konti lang naman. Dito lang sa bandang nose area, may shiny part, tsaka dito. Pero the rest of my face, okay naman siya. Dito lang nagkaroon talaga ng problema. So ito yung box. In fairness naman sa box niya, ang ganda ng packaging. It looks so simple. And kumpleto naman siya sa mga details na kailangan mong malaman. Nandyan lahat. So na-appreciate ko yon. Alam niyo naman, sobrang particular ako sa mga packaging ng mga products. Kasi gusto ko silang binabasa para at least mas naintindihan ko yung products. And para mas alam ko kung paano siya gagamitin. So bubuksan natin siya sa loob. Ito yung laman niya. So nagamit ko na ito mga best ha. Hindi ito yung first time nagagamitin ko yung product na to. Katulad ng sabi ko kanina na wear test ko na siya. Ngayon lang gusto ko ipakita sa inyo yung application ko sa product na to. And mamaya yung full review natin sa mga bagay na gusto ko and ayaw ko. So ito yung itsura niya sa loob. May salamin siya na ganyan. So ito yung kulay. By the way, yung shade na nakuha ko is chestnut. Ito siya. Tapos meron din siyang kasamang puff. Nagamit ko na, sorry. So right now, I have nothing on my face except dito sa Vitapak na sunblock. Ito yung current tina-testing ko and so far, nagugustuhan ko siya. So kung gusto niyo ng full review about this product, please comment it down below. Ayan, so sunblock nga lang nakalagay sa mukha ko tulad ng sinabi ko kanina. Kaya kitang-kita ang mga chismis at bakas ng kahapon, namamayagpag sila dyan. Maglalagay lang tayo. Ayan, kita nyo? Oh. Itong side muna na ito lalagyan natin ha, para makita natin yung difference. Okay. Kita nyo agad na mattify niya agad ito as compared dito. Well, syempre kasi powder yan. Pero, ang ganda ng itsura niya, lalo sa in-person. Maganda itsura niya. Ang bilis kumapit ng powder yun sa puff.
And in fairness naman sa puff, malambot siya. Hindi katulad nun sa nicho dumakate. Ito hindi, malambot siya. Kaya, pwede. Pack talaga siya. Oh, in fair. Ito yung side na meron, and ito yung side na wala. So, kayo na mag-compare. Well, obviously, mas na-brighten up itong side na to. Mas makinis siya. And mas matcha tignan as compared to this side of my face. Ayan, makikita nyo. Kitang-kita ang mga chismis. And dito, naitago sila. And na-freshen up itong face ko dito. And sakto-sakto sa akin yung shade. Lalo sa personal, parang hindi mo maharap na may something sa aking face. Hindi siya nag-gray. Maganda yung color na chestnut kasi yellow undertone siya. So, ayan. Makikita nyo, and meron siyang coverage kahit pa paano. Maganda yung coverage niya kahit pa paano. So, nakaka-fresh siya. Ayan, so lalagay ko lang siya sa buong face ko, and I'll be back para sabihin sa inyo yung mga bagay na gusto ko and ayaw ko about this product. So, ayan, nalagay ko lang siya sa buong face ko. Pasensya na kayo mga besa, hindi pa ako nakakapag-shave kasi maraming conference at meeting na inatanda ng inyong mayor, so medyo busy, hindi nakapag-shave. Pasensya na kayo. Pero ayan, na-apply ko na yung powder sa aking buong muka, and so far, I'm so liking it. Ang lakas niya maka-fresh. Tapos meron siyang konting coverage na naibibigay, kaya pack na pack. I like it. So ayun, just like the usual mga besa, sabihin ko lang sa inyo yung mga bagay na gusto ko and ayoko about this product. Unahin natin ngayon sa mga bagay na gusto ko sa kanya. Well, obviously, unang-una, ang dali lang niyang hanapin. This one is available sa mga Watsons and Mercury Drugstores, ata available din ng Careline. Bukod sa madali siyang hanapin mga bes, mura lang siya. This one is 120 pesos lang. 120 pesos. Meron ka ng compact powder na pakak, diba? So, ang mura nun. Another thing na gusto ko sa kanya is ang ganda ng packaging, sobrang detailed. And yun na naman sa mismong compact niya, sobrang simple lang din. Hindi siya nakaka-intimidate dahil hindi siya masyadong girly. Kaya super simple lang niya. And I like the mirror kasi malinaw siya. Hindi yung parang mga mirror na nag-expand yung mukha mo pag ginamit mo, hindi. And I also like the puff kasi malambot yung puff, hindi siya makati sa mukha. So okay, i-dot-dot sa iyong face na ganyan, oh pak 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 ganun. Okay na okay siya. Talagang maganda siya. Another thing na gusto ko about this product is yung kanyang coverage. Nakapagbigay siya ng kahit paano coverage. Hindi siya yung pinaka full coverage na powder na natry ko. Pero kahit paano nabiblur out niya yung aking pores. Tapos nabiblur out din niya yung mga dark spots sa aking mukha. Tapos hindi niya na-emphasize yung mga hukay-hukay sa mukha ko. Tapos hindi siya nagsasettle sa pores. Kaya pack na pack. Tapos another thing na maganda about this product is yung kanyang oil control. As in, nagtagal siya ng straight 4 hours nang walang nangyayaring kakaiba sa aking face. Hindi lumalabas yung oil ko normal. So I can say na yung oil control niya is maganda. Maayos naman. Hindi siya yung pinaka the best pagdating sa pag-control ng oil. Pero masasabi ko na for its price, maganda siya. Maayos na. Kung naghahanap ko ng dissenting powder na affordable lang, pack na siya mga bes. So yun yung mga bagay na gusto ko about this product. Ngayon naman dumako tayo sa mga bagay na ayoko sa kanya. Well, unang-una, hindi naman bothering yung smell niya, pero may pagkaamoy siya na amoy cheap makeup, ganyan, amoy siyang parang amoy mena, ganun yung amoy niya. Pero somehow medyo okay naman, medyo amoy gata siya na may amoy ganun, may amoy mena something na ganun, chinchon, so mga ganung cosmetics. So sana they can, you know, do something about the smell and make it fragrance free na lang sana, or mas milder yung amoy, diba? Hindi gantong katapang. And isa lang na hindi ko pa gusto sa kanya, yung last na hindi ko gusto is pag nag-oil ka na at nag-retouch ka, may tendency na mag-cake siya. So make sure na konting-konti lang yung idadab mong powder, kasi pag napadami ka sa kanya, nag-cake siya talaga. So na-try ko kasi na oilin ng ilong ko, tapos ibinlat ko yung ilong ko, tapos bigla ko siyang dalagyan ng powder na medyo na overwhelm ako sa paglagay, nag-cake siya sa ilong ko, so hindi siya maganda tingnan. So dapat pag magre-retouch ka, very very light lang ang powder ilalagay mo. So ayun, ano, yun yung mga bagay na gusto ko and ayaw ko about this product. All in all, mare-recommend ko ba siya sa inyo? Definitely yes. Itong product na to is mura lang, tapos maganda yung performance niya, maayos siya, hindi siya nagjo-joke, and maganda rin yung oil control niya kahit papaano. Pack na pack siya, nagtatagal siya. Actually, the whole day ko siyang suot. More than 8 hours ko siyang sinuot sa aking face. Pero maganda siya. Andun pa rin yung powder. Nag-retouch lang ako ng konti and nag-blot. Pero makikita mo pa rin na nandyan pa rin yung powder sa face mo. Hindi siya nawala, hindi siya humulas kahit pinagpawisan ka. Or kahit nag-oil up ka, hindi natanggal yung powder. Hindi siya bumitaw. Lalo na sa mga areas na dry yung mukha ko. Andyan pa rin talaga siya. Maganda yung kulay ng powder. Maayos siya. Kaya
pack na pack mga bes. So kung naghahanap ka ng dissenting powder na maayos, na maganda yung performance kahit papaano, tas mura lang naman, this is the product mga bes, the Careline. Better than basic oil control face powder. Bonggang-bongga to. Actually, makukumpare ko siya dun sa Nichido, parang pareho sila ng performance para sa akin ng level. Though mas matagal ay oil control ng Nichido, mas gusto ko naman yung color na to kasi talagang swabe siya. Napaka siya sa aking face. So, ayun lang. Ano, sana nakatulong sa inyo yung review ko na to. Kung nakatulong sa inyo, don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel. And turn on the notification bell para notified ka sa mga susunod kong videos. Thank you so much for watching. You guys are really awesome. You have a wonderful day. Bye!